sama-sama sa SEA Games. Pero pagkatapos nito, sama-sama pa rin ba? Hindi maiiwasan na magbalik faksyon na naman ang mga volleyball fans dito sa ating bansa dahil nga sa separate leagues ang PSL at ang PVL. Bagamat magkakaibigan ang mga players natin sa labas ng court, kapuna-puna na ang impact ng chemistry sa naging performance nila sa katatapos pa lamang na SEA Games. Halata ang kakaibang koneksyon ng mga PSL players at PVL players. Ang laro halimbawa ni Eliza Valdez ay madalas na nakasalalay sa ganda din ng laro ng kapwa nito PVL at Ateneo player na si Gia Morado. Matagal nang isinusulong ng karamihan ang unification ng PSL at PVL para maiwasan ang pressure na naidudulot ng dalawang magkaibang volleyball clubs, hindi lamang sa mga players kundi pati na rin sa mga fans. Sa ngayon, mukhang imposible na matupad ang hangarin ng karamihan na magkaroon ng unified PSL at PVL. Pero meron tayong good news para sa ating mga volleyball fans. Inannounce na ng LVPI na sa darating na June 2020 ay magkakaroon ng Battle Royale kung saan magkakaharap ang mga teams ng PSL at PVL. Ang nasabing tournament ay magiging daan para malaman natin kung sino nga ba ang karapat-dapat na tawagin bilang National Champion. Ito ay isa sa mga pinakamalaking events na inaabangan ng mga volleyball fans. Ang hangarin niya nito ay ang paghatid ng mensahe ng pagkakaisa at patuloy na pag-angat ng larong volleyball dito sa Pilipinas. Kung nangyari ba na iisa lang ang liga ng PSL at PVL, naging iba kaya ang resulta ng ating SEA Games performance? Matatandaan na naging biglaan noon ang pag-resign ni Coach Ramil bilang head coach ng ating national team. Hanggang nga sa kasalukuyan ay hindi pa rin malinaw kung ano nga ba ang rason sa pag-resign nito. Pero kung ang LVPI ang tatanungin, bagamat hindi kumpirmado, marahil daw na ang dahilan ng pag-resign ni Coach Ramil ay ang conflict of schedules at ang mga naunang commitments nito. Matatandaan nga na tatlong teams ang hinahawakan noon ni Coach Ramil. Ang LaSalle Baby Spikers na training pool ng DLSU, ang DLSU Lady Spikers at ang F2 Logistics. June 2018 noon na nag-submit ng resignation si Coach Ramil, dalawang buwan bago ang Asian Games na ginanap noong August 2018. Naging biglaan at hindi nga inaasahan ng karamihan ang naging resignation ni Coach Ramil. Dahil dito, kailangang humanap kaagad noon ang PI ng papalit na coach. At napili nga ng LVPI si Coach Shaq na maging national coach kasama ang mga coaching staff nito na sina Kung Fu Reyes at Brian Esquibel. Ang tanong tuloy ng karamihan, nakakuha kaya tayo ng podium finish kung si Coach Ramil pa rin ang ating national coach? Sina Kalei Mau at Alohi Robbins Hardy ang mga inaasahan sana natin na tutulong sa ating national team para makakuha tayo ng medal sa ginanap na SEA Games. Kaya marami ang nagulat nang hindi pinayagang maglaro itong si Kalei Mau. Matatandaan na nakapaglaro noon si Kalei Mau sa first leg ng ASEAN Grand Prix kung saan nga malaki ang naitulong nito kay Eliza Valdez sa posisyon nito bilang isang open spiker. Naging bahagi rin si Kalei Mau ng ating training pool na ipinadala natin sa Japan para sa kanilang 12-day training. Ayon nga sa LVPI, kailangan nilang tanggalin ang pangalan ni Kalei Mau sa lineup dahil hindi ito nakakuha ng transfer paper o clearance mula sa kanyang mother federation. Ayon nga sa rules ng International Volleyball Federation, Section 1, Chapter 1, kailangan magkaroon muna ng clearance si Kalei Mau mula sa mother federation nito bago nga ito makapaglaro para sa ibang bansa. Bagamat mahigit isang taon na ang paglalaro ni Kalei Mau para sa PSL, siya ay affiliated pa rin sa United States Volleyball Association o USVA. Maliban sa requirement ng pagkakaroon ng Philippine passport, kailangan ding magkaroon ng 2-year residency itong si Kalei Mau para makapaglaro ito para sa Pilipinas sa mga international competition kagaya ng SEA Games, Asian Games at Olympics.
Sa kaso nga ng SEA Games, ayon sa rules, kailangan na ituring muna ni Kalei Mau na Mother Federation ang LVPI para magawa nitong irepresenta ang Pilipinas. Ngunit hindi nga ito nangyari dahil sa hindi ito nakakuha ng clearance mula sa USVA. Ayon sa mga sources, sinadya di umano ni Kalei Mau ang hindi pag-process ng clearance nito mula sa kanyang Mother Federation. Ito raw ay para mapanatili nitong bukas ang mga option nito just in case na meron itong matanggap na offers mula sa ibang international leagues. Ayon nga sa rules ng International Volleyball Federation, ang change of federation ay maaaring gawin lamang ng isang beses. Maaasahan kaya natin ang paglalaro ni Kalei Mau sa mga darating na SEA Games? Sa naging performance ng ating national team sa katatapos pa lamang na SEA Games, isa sa mga pinakamalaking what-ifs ang pangalan ni Jaja Santiago. Matatandaan na hindi di umano nakakuha ng clearance itong si Jaja Santiago mula sa Saitai Maagyo Medics ng Japan V-League kung kaya hindi na isama ang pangalan nito sa SEA Games. May mga source naman na nagsasabi na pinayagan di umano ng Agyo Medics itong si Jaja Santiago na maglaro para sa SEA Games sa loob ng 6 na araw. Ngunit dahil daw sa magiging unfair ito sa mga ibang players natin na nagtitraining, nagdesisyon daw ang LVPI na wag nang isama ang pangalan nito sa lineup. Hanggang sa ngayon, isang palaisipan pa rin kung ano nga ba ang totoong dahilan ng hindi pagsama ng pangalan ni Jaja Santiago sa lineup ng ating National Women's Volleyball Team. Dahil sa tangkad nito at sa mga experience na nakuha nito sa mga international games, marami ang nagsasabi na iba sana ang naging standing natin sa SEA Games kung nakapaglaro lang itong si Jaja Santiago. Maaari nga daw na nakakuha pa sana tayo ng gold medal. Oo nga, professional ang ating mga volleyball players, pero huwag sana nating kalimutan na sila ay tao lang din na kagaya natin. Kahit pa sabihin nila na hindi sila affected sa mga online bashing na natatanggap nila sa social media, bilang isang tao, siguradong nasasaktan din sila. Kung tayo nga mga fans lang ay nasasaktan nang hindi tayo naka-podium finish, aya ang mga nararamdaman ng ating mga manlalaro mismo. Karamihan sa atin ay sumusuporta sa larong volleyball dahil sa kagustuhan nating maiangat ang estado ng volleyball dito sa ating bansa. Ngunit hindi kaila sa atin na meron talagang mga toxic fans ang volleyball. Kung naging responsableng fans lang sana tayong lahat, nagawa kaya nating itaas ang moral ng ating mga players? Nag-iba kaya ang naging performance nila sa katatapos lamang na SEA Games?